Hello guys, congratulations on your wedding. May you continue to be blessed and enjoy this new season of your life. God bless you. Yay! Hi Clarissa. Napaka malungkot dahil wala kami mismo sa wedding ninyo. Pero eto, tinadala ko ang greetings ng buong pamilya ng Fagaragan sa inyo. Sina kuya mo, mga manugang ko, mga apo ko. At we want to congratulate you on this blessed day. Nawa pa ang inyong relasyon ay magpatuloy na masaya at mabuti. At ang akin lang masasabi ay, una, magkaroon kayo ng pagrespeto sa bawat isa. Pagmamahalan, manatili sa inyong nawa na para kayong nasa romantic stage pa rin kahit na matagal ng relasyon ninyo. Huwag ninyong sasabihin ay huwag ninyong kalilimutan ang pagbati ng good morning o kaya kumusta paggising ninyo, at be always ready to say thank you for anything that is done to you. At saka mabilis din sana kayong magsabi ng sorry o patawarin mo ako sa mga pagkakamali natin, kasi that is the foundation ng masaya at mabuting pagsasama. And then kayo din ay magkaroon ng open communication sa isa't isa. Ano man ang gagawin ninyo, pag-uusapan ninyo ng maayos, mahinahon, may malawak na pag-iisip at pag-uunawaan sa isa't isa. Tapos, ang ano is put God in the center of your life as a family, para lahat ng mga gagawin ninyo ay ibe-bless ng Panginoon. At isa pang pakiusap po sa inyo, huwag niyong kalilimutan ang inyong mga magulang. Ano man ang inyong maitutulong, ano man ang inyong magagawa para sa pamilya ninyo, ay gawin ninyo ng buong puso at may kaluguran na nagbumula sa inyong puso. Pagkat ang sabi ng Fifth Commandment, honor your father and mother, and you will have a long life. Anong kalilimutan yon? At higit sa lahat, lagi kong sinasabi, let God be the one to lead you in your married life, and the Lord will bless you and will make your life abundant, and you'll be living happily ever after. Parang ano, no? Fairy tale. Okay, wish you the best of everything sa inyong married life, and may the Lord continue to bless you as He had been in your tawag nito, in your boyfriend-girlfriend relationship. You have gone through a lot, and I know you will keep up the promises you have for one another. Congratulations, God bless you, and may you have a happy life together. Pag nabigat kinyayo amin, especially sa ikakasangayong araw na ito, sa aking pinsan na si Clarissa at sa kanyang mapangasawa na Bayaw PJ. Ako'y masaya na kayo'y ikakasal itong araw na ito. Ito na. Ang matagal na inihintay nyo na araw ng inyong kasal. Sa ilang beses na na-postpone, na-udlot, pero tingnan nyo, it's a perfect timing ang binigay ng God para sa inyo. Ito na, wala nang sukuan to, wala nang balikan, ito na. Ako'y nagagalak at masaya na kayo ikakasal ngayon. Pasensya na rin, Sam, Clarissa, and Bayaw PJ, na hindi ako makakadalo sa inyo sa gawa na ako'y babalik na uli sa trabaho, na
dito ngayon pa lang sa Maynila na naghihintay ng tawag nila. And ito, message ko lang sa inyo na maging isang message ko lang para sa inyo. Mahalin nyo ang isa't isa at unconditionally. I-center nyo on God. And minsan, seryoso na. Seryoso na minsan. Wala nang hindi na tayo bumabata. Tayo'y tumatanda na. Kailangan na natin na magseryoso-seryoso sa mga bagay-bagay. And ito nga, paalala ko lang palagi na lagi nyo i-center sa relationship nyo si God. And siya lang ang nakakaalam. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Siya ang may alam sa lahat ng bagay. And kung may mga problema man kayo, kasi sabi nga nila na hindi lang kayo palagi na magkasundo. Kayo'y mag-aaway, kayo'y magtatumbo. Pero maayos yan ng maayos kung pag-uusapan nyo lang yan. Pag-uusapan nyo lang yan ng maayos. And always, kung hindi nyo ma-resolve or one man mag-pray kayo kay God, i-surrender nyo lahat. Lahat-lahat ng problema nyo, kung ano man yan, and sumunod lang kayo sa process ng God. Yan lang ang advice ko sa inyo. Kasi sa lahat na nangyayari sa inyo, in bad times, in good times, magpasalamat pala kay God. Kasi siya ang nakakalam, kasi lahat na nangyayari is my purpose. Hoy, masaya sa inyo na kayo ikakasal ngayon, and sana'y kayo pagkatapos ng kasal, dapat meron na kaming maliit na makita na bata. And sana siguro at baka mabreak mo ang kayong magkakapatid. Pero ingat-ingat lang palagi. Be humble always. Kaya niyo yan. Ito na, itong araw na to ang iyong pinakahihintay niyong dalawa. Sobrang tagal niyong hinintay. And I'm so blessed na natagpuan mo ang lalaking para sa iyo talaga, insan. Kasi alam namin din ng iyong mga nakaranasan noon. And to my bayaw, bayaw PJ, sana ingatan mo siya. Ingatan mo siya, alagaan mo siya. Ayun lang ang hiling ko sa iyo. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Mag-iingat ka palagi, mag-iingat kayo palagi, at sa inyo magiging pamilya. Pasensya na, hindi ako nakapunta sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. I'm so happy. Goodbye. Naibag na aldaw kada kayo ang amin. A greetings from NCR. Before anything else, I wanted to introduce myself to you. I am Ethel, a relative of Clarissa, to the family of hardworking La Cuesta in the side of father. Ke Paul and even Clarissa, we wanted to welcome you to our family. A word of wisdom to both of you, which I think a good start for both of you as a newlywed to your journey. Allow me to read Matthew chapter 19 verses 5 to 6, and it says, "For the reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one. So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, no man has put us under." Ke Paul at Clarissa, the important things to always remember in your journey, three things. Number one is don't forget to say sorry. Number two is don't forget to say
thank you. And number three is, I love you. Why sorry? Because everything that you do, kung meron mang pagkakamali o meron mang mga bagay na hindi nag-aayos, as simple sir as sorry is a sign of humility. Number two is, thank you. What everything that you do, maliit man o malaki, a simple word as thank you, napakalaking bagay. Why number three, saying I love you? Because God is love. Saying I love you every day is a sign also na sinabi nga ng Panginoon, kung ano yung pinag-isa, hindi mo pwedeng i-separate. To both of you, yung bagong journey na pinili nyo, it na is not that easy, lalo na nasa time of pandemic. Sinasabi nga, this is already the time of crying time. Dahil nawala, marami nawala ng trabaho, marami din nawala ng pag-asa, marami din ang mga nasaktan, at marami din na nagkasakit. So meaning to say, this is not just an ordinary journey to both of you, but a new journey wherein the both of you has to work it out. So, kay Paul and Clarissa, congratulations. May the Lord bless you and may the Lord continue to be with you. We love you both. Hi, Paul and Clarissa. It's really a privilege na kami ay makapagbati sa inyong dalawa, although we know na it's been, this was your dream for ikaw, Clarissa, sapagkat you've been telling me na meron na ikakasal ka na. Pero it was a surprise na magkakaroon kami ng greeting sa inyo. I just want to tell you this, no, that you are facing to another journey of life. Na ang bawat isa sa inyo ay noon sarili nyo lang ang iniintindi nyo, pero right now both of you will always to decide ng inyong lahat ng mga plano. So sabi nga sa Jeremiah 29:11, my plans for you is to prosper, not to harm you, but to give you hope. So yung hope na yon, that you are facing to another journey ng buhay nyo, let it be that the Lord will be the center of your marriage. Kasi pagka hindi ang Panginoon Diyos ang maging sentro ng buhay nyo, ang lahat ay hindi magpa-prosper. At lalo na ngayon, magsisimula kayo ng sarili nyo, at meron akong tatlong bagay lang na paalala sa inyo dalawa. Now, wait, suppose, nasabi ko na to sa inyo, pero gusto ko lang ulitin. Number one, open and communication sa inyong dalawa. Na huwag nyo hayaan na ang kaaway ay gumawa sa buhay ninyo na hindi kayo nag-uusap ng klaro sa anumang mga bagay na hindi ninyo pinagkakaunawaan. Kasi you've been to a different family. So, ngayon lang kayo, ngayon nyo lang talaga madidiskubre kung ano ang mga bagay-bagay sa inyong dalawa. Number two ay regarding sa money. Siyempre, alam naman natin ang kostumbre natin sa Pilipinas na ang babae ang siyang nagbabudget. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi dapat malaman ni Paul. Si Paul ay siya yung provider, but Clarissa, you have a very, very big role sa iyong mag-asawa. Kasi ang sabi nila na ang katagumpayan ng mag-asawa ay laging nasa babae. So malaki ang role natin bilang babae sa ating asawa at saka sa ating pamilya. So kailangan meron kayong openness sa bawat isa. Kung halimbawa meron kayong kailangan o meron kayong gustong tulungan, lalo na pag sa tungkol sa inyo sa kanya-kanyang pamilya. And number three, regarding in-laws at saka yung magiging anak nyo. Never ka, Clarissa o Paul, magdi-decide nang hindi nyo alam ang bawat isa regarding sa in-laws. Kasi laging
ang isang pinag-aawayan ng mag-asawa ay regarding sa in-laws at saka sa pagdidisiplin, pangangalaga sa kanyang mga anak. So, alam ko pareho kayong anak ng Panginoon Diyos at pareho kayong Kristiyano. Ang magaling, maganda dyan, nananalangin, ngayon pa lang, nananalangin na kayo sa mga panibagong plano at kung ano ang plano sa inyo ng Panginoon Diyos. Kasi sabi nga sa Proverbs 3:5-6, sabi doon, "Trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, but acknowledge Him, for He shall direct thy path." So, kailangan ninyo laging mag-trust sa Panginoon Diyos. So, whatever differences, difficulties, and challenges sa haharapin niyo bilang mag-asawa, ilagay ninyo lagi sa presensya ng Panginoon Diyos. Kasi napakahalaga nun. So, yung tatlong bagay na pinapaalala ko sa inyo, huwag na huwag niyong kakalimutan. Sa communication, huwag niyong sabihin yung Paul, huwag mong kakalimutan laging say, "I love you." Gano din kay Clarice, "Thank you." At saka, "Sorry." Tapos naman, dun naman sa pangalawa regarding sa finances, dapat maging open kayo sa bawat isa na ano yung may kanya-kanya kayong contribution kasi pareho kayong dalawa na mag-asawa, pareho kayong magtatrabaho. So, i-open nyo kung paano nyo i-manage yung inyong finances kasi napaka-importante yon lalo na ngayon. Kasi syempre, pandemic. So, hindi regular ang mga opisina. Pangalawa, nasa ano tayo ngayon, nasa work from home. So, lagi kayong nasa bahay. So, yun dapat ninyong isipin. Ganun din sa mga duties and responsibilities sa household chores. Paul, hindi lang laging babae ang gagawa ng household chores. Dapat pareho nyong yayakapin, pareho nyong gagawin kung ano ang maayos at magandang para sa inyong pamumuhay. Tapos, pangatlo, uulitin ko about in-laws and even loving your in-laws, loving your children. Kasi sabi ko nga sa inyo noon, nung nag-usap tayo, na hindi kayo pupunta dun sa inyong mga magulang na kahit anuman wala kayong bit-bit. At kung ano yung dati ng tradisyon, kostumbre ng bawat isa, dapat yakapin ng bawat isa. Hindi lamang yung pagbibigyan mo si Clarice, hindi lamang pagbibigyan si Paul. Pero, meron din kayong mga limitations. Yan ay dapat ninyong pag-uusapan. Kasi, sabi nga natin, iba-iba yung pinaglakihan nyo, iba-iba yung inyong pagkasunod sa bawat isa. So, dapat, ngayon pa lang, inaayos nyo na yon. Para, pagdating ng panahon, hindi ko mo nagpunta si Paul sa kanyang magulang at nagbigay siya ng tulong, eh susumbatan ni Clarice. Ganun din kay Clarice. So, maganda talaga yung open ang anuman, yung communication at open yung mga plano nyo sa bawat isa. So, we will not be around on your wedding, but we will be praying for you kasi alam ko na ang Panginoon Diyos ang siyang nagbigay o nagpahintulot para kayo magkaroon ng maayos at fruitful at blessed na wedding. Congratulations and welcome to your new journey ng inyong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. We love you. Take care.